Welcome again to our online Sunday school. I am Teacher Gastel, and kumusta kayo? Sana nagkaroon kayo ng isang napakasayang linggo. Bakasyon nyo na ba o pasukan nyo pa lang? Kami, bakasyon na namin. So, may tanong ako sa inyo. Natatandaan nyo pa ba yung pinag-aralan natin last week na tinuro ni Teacher Princess? Tama, ito ay tungkol sa five finger. So, anong nirepresent tong thumb natin? Our thumb represent our family. The index finger represent authority. The middle finger represent the leaders. The ring finger is weak. And our last finger, which is our little finger, is ourselves. Ngayon, meron ulit tayong bagong pag-aaralan. Ito ay isang character sa Bible and nangangalan siyang Daniel. So, siguro marami na sa inyong pamilya sa kwento na to, pero atin ulit pag-aralan at makita natin kung gano'ng nga baka faithful si Daniel kay Jesus. Si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Si Darius ang bagong hari ng Babylonia. Siya ay isang matalinong hari. Pinili niya ang 120 na pinakamahusay na tao sa kanyang kaharian upang makatulong sa kanyang tuntunin. Pagkatapos, siya ay muling pumili ng tatlo sa kanila upang maging opisyal. Si Daniel ay isa sa mga tatlong opisyal. Iginalang ni Haring Darius si Daniel, kaya't kanyang naisip na gawin siyang tagapamahala ng buong kaharian. Ang ibang mga leader ay nanibugho. Sila ay nagplano na hanapan si Daniel ng pagkakamali upang hindi masiyahan ang hari sa kanya. Kahit ano ang kanilang gawin, ang mga leader ay walang mahanap na pagkakamali kay Daniel. Si Daniel ay tapat sa hari. Siya rin ay maingat at matalino, at lahat ng kanyang ginagawa ay sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit naisip ng mga leader ang isang paraan upang mapahamak si Daniel. Alam nila na walang makakapigil kay Daniel na sumamba sa Diyos ng Israel. Nakaisip ng plano ang mga kaaway ni Daniel. Sila ay gumawa ng isang bagong batas para pirmahan ng hari. Ayon sa batas na ito, lahat ay dapat manalangin lamang kay Haring Darius at sino mang hindi sumunod ay ipapatapon sa kulungan ng mga leyon. Pinirmahan ni Haring Darius ang bagong batas. Ang bagong batas ay walang nagawa kay Daniel. Pinagpatuloy niya ang kanyang gawain ng tatlong beses sa isang araw. Siya ay lumuluhod sa kanyang bukas na bintana at nananalangin sa Diyos. Nagmadali ang mga leader na magsumbong sa hari, at si Haring Darius ay walang magawa kung hindi sundin ang batas. Si Daniel ay mamamatay. Sinubukan ng hari ngunit hindi niya maaaring baguhin ang batas. Ang kaparusahan kay Daniel ay ang pagtapon sa kulungan ng mga leyon. Ngunit bago siya itapon sa mga nagugutom na leyon, sinabi sa kanya ni Haring Darius, "Ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran ang magliligtas sa iyo." Ang hari ay hindi nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, siya ay nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Sumigaw ang hari, "Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran ng buong katapatan?" Maaring ang hari ay walang inaasahan na sagot, subalit si Daniel ay sumagot. Sumigaw si Daniel, "Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leyon upang hindi na nila ako saktan. At mahal na hari, ako po ay walang maling nagawa sa inyo." Si Haring Darius ay natuwa. Iniutos niya na ilabas si Daniel sa kulungan. Nalaman ng hari ng Diyos ang nagligtas kay Daniel. At ang mga kaaway ni Daniel ay mga kaaway din ng Diyos. Ang hari ay nagbigay ng isang utos at lahat ng naglinlang sa kanya upang pirmahan ang masamang batas ay siyang tinapon sa kulungan ng mga leyon. At kinain sila ng mga leyon. Nais ni Haring Darius na malaman ng buong mundo na ang Diyos sa langit ang nangalaga sa kanyang tapat na lingkod, si Daniel. Sumulat ang hari ng utos na ang lahat ay sumamba sa Diyos. Binalik ng hari kay Daniel ang karangalan at pamumuno. Napakaganda ng kwento ni Daniel, di ba? Dapat gawin nating inspirasyon si Daniel o magtularan natin siya. Tayo dapat ay maging faithful servant ni Jesus at dapat mag-pray din tayo 3 times a day o higit pa katulad ni Daniel.
And for sure, sasagutin tayo ni Jesus, sasagutin ang ating mga panalangin. At lagi ko naman sinasabi sa inyo na lagi siyang nakikinig sa ating mga panalangin. And huwag natin iisipin na tuwing tayo ay nananalangin, hala, baka hindi naman sagutin to ni Jesus dahil parang masyadong imposible o parang di naman mangyayari yung aking gustong mangyari. Tandaan natin na with God, nothing is impossible. Tuwing tayo ay magpe-pray, dapat nagtitiwala tayo kay Jesus na kaya niyang gawin ang lahat, mapa-imposible ang bagay man sa posible. Tandaan natin na ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan. At ang kwento ni Daniel ay nagpapatunay lamang na ang panalangin ay napaka makapangyarihan. At dapat bilang Kristiyano, ganun din tayo. Tayo ay laging manalangin at magbasa ng Bible. So sana marami kayong natutunan, kids. And ngayon, dadako na tayo sa ating memory verse na ibibigay o paparating sa atin ni Teacher Mika. Hi kids! Ako po ito, si Teacher Mika. Ang ibabahagi ko pong verse sa inyo ay nangula sa Daniel chapter 6, verse 21-22. Ang sabi po, Daniel answered, "May the king live forever." 22, "My God sent his angel and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. No, have I ever done any wrong before your majesty?" Ang sabi po sa verse na binasa ko po sa inyo ay kinuha ni Daniel ang inspiration sa hari para ikumpara ito. Pinatunayan niya na ang Diyos ay magiging kanyang Diyos na kung saan binigyan niya ng isang patunay na nagpadala ng kanyang mga anghel sa kanyang gabing iyon. Yun lang kids, ang nagmula po sa verse na binasa ko sa inyo ay Daniel chapter 6 verse 21-22. Tayo muli ay mag-aral ng bagong salita ni Jesus. At sana huwag niyong kalimutan i-apply yung mga natutunan niyo ngayon sa topic natin and maging katulad tayo ni Daniel. Lagi din tayo mag-pray at magbasa ng Bible. Salamat kids! And ako ulit si Teacher Castel. Bye-bye!